Mga kada, dahil Fire Prevention Month ang buwan ng Marso, ay may susubukan akong gawin ang maging Fire and Rescue Volunteer. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking kakaibang experience bilang bombero for a day. Grabe! Ang init! Summer na talaga! Sobrang init! Pero, teka, kakaiba naman ang init ngayon. Tsaka, kakaiba naman yung nararamdaman ko. Hot flushes ba ito? Sana hindi naman, kasi bata pa naman ako. Pero bakit naman ang init? Para naman ako inaapuyan. Ha? Ano yun? Amiga, it's time! Dito tayo! Oh! Hi! Dito na? Oo! Teka, teka! Oh nga! Fire drill! Oh, sige na nga! Saan ba tayo pumunta? Dito tayo! Sige, mga kada, your amiga La Cuachera reporting all the way from Raha Volunteer Fire Station. Kung saan, mag-experience po ako, magiging firewoman for a day para sa inyo, mga kada. Alam nyo naman na ngayon, medyo marami pong sunog nangyayari, di ba, Sir Jay? Yes, ma'am. Sobrang dami, kaya sana hindi namin kayo kailangan i-bother. Yan yung goal namin. Pero, in case na kailangan namin kayong i-bother, nandito naman kayo para sa amin lahat. Opo, opo. Ay, very good. Kaya ngayon, i-experience ko na rin kung ano ba ang mga ganaps niyo pag may mga ganitong event. Okay? Yes, ma'am. Tuluan mo ako lahat? Yes, ma'am. Alright, samahan niyo ako, mga kada. Let's go! Ayan, mga kada, kasama ko pa rin si Sir Jay Infante. Sir Jay, welcome to Kada Umaga. Now, totoo talaga, mag-chikahan na tayo. Yes, ma'am. I-explain mo sa amin lahat para sa kaalaman ng lahat ng mga kada nating na nanonood ngayon. Yung role niyo po dito? Ako po si Jay Infante, isa pong DPT Fire Chief ng Operation and Training ng Raha Volunteer. Yan, itong Raha Volunteer, itatry natin ngayon lahat ng pwede kong gawin yes. As a person for the first time, di ba? Kaya marami akong tanong sa iyo, Sir Jay. Ito, paano niyo nalalaman kapag may isang, of course, may emergency and everything, pero paano niyo nalalaman kaagad it actual na may sunog? Usually, ma'am, sa radio monitoring namin, pag, kasi makikita mo sa loob mamaya, marami tayong radio, naka-standby doon, naka-scan yung radio namin. Mm-hmm. So doon namin malalaman kung may sunog, may kailangan ambulance, o kailangan ng rescue truck. So doon namin malalaman. How do we know kapag talagang kailangan yung puntahan or medyo mild lang may siya? Code kasi siya, ma'am. Usually ginagamit na 10 codes. So hindi yun maintindihan ng mga normal na, normal layman's term, kumbaga. Oh. Pero sa mga bombero na gumagamit ng tentos, doon namin malalaman. Doon yung malalaman. Yes. Hindi, sa isang araw, Sir Jay, ilang ba yung nakukuha nyo na yung mga ganyan na codes na medyo worrying po sa ating mga tao? Usually, ma'am, kagaya nung last few days, sabay-sabay po ang sunog. Oh? Yes, nagkaroon ng tatlong sunog. So, sa isang araw? Sa isang araw. Pero pag depende po kasi yan sa lugar, so kung anong malapit, yun na lang po ang nare-respondehan namin. I see. Tapos, nasaan po yung bombero usually naka-duty? Lagi ba nasa mga, ano nyo, like quarters ninyo? Or pwede rin may mga, pwede ba tambay na somewhere yes, na close ma'am. By, di ba? So usually ma'am, sa Manila kasi marami na rin mga volunteer. So makikita mo nasa tabi-tabi lang sila. Sa amin naman po dito, andyan lang, nakapark lang po. Anytime kung kailangan, ready naman po silang gamitin. Tapos, describe mo sa akin, Sir Jay, yung araw ninyo, like yung pagpasok nyo, ilang oras ba kayo nandito? And usually, ma'am, pag volunteer, kasi hindi mo talaga mapoperso yan na mag-duty. Kung free time lang nila. So, kagaya sa amin, pero kami dito, may night shift, tsaka may day shift talaga kami. So, like, sa isang week, ilang beses kayo po nagva-volunteer dito? Ako ma'am, usually 3 times a day, 3 times a week. Yes. Depende kung may bakante. Pag bakante, free time mo. Kaya nga volunteer eh. Oh, so, pag sinabing volunteer, di ba naman ako? Kasi walang bayan. Uh-huh. So, ginawa so lang nice natin talaga, ito na libre para sa bayan. I hope there is a lot of people with the heart, the same heart as you. No? Sana po, sana. Sana. And ito ah, pag wala naman sunog, Sir Jay, ano usually ginagawa? Walang pasok pag gano'n or nandito pa rin po kayo? Anytime po ma'am, pag walang sunog, maintenance. Kailangan po ng sasakyan niya ng maintenance. So you still come in? Yes ma'am, maintenance ng gamit, retraining. Mm-hmm. Kasi kailangan natin mag-retraining, baka may makalimutan. Correct, so update. Update ng training.
So, nakaganda lang po sa amin kasi sa grupo namin, gumagastos kami ng sarili para lang mag-training din po. Para ma-upgrade. Yes, that's so nice. And ilang ba kayo dito? More so or less, far, mga volunteers? So far, active namin ngayon yung regular na nag-duty nasa 45, pero yung member talaga namin nasa 60, ma'am. Ang galing. So, yung regular na nagpapalitan na nag-duty. Sir Jay, ito yung sikat, no? Yung pole. Yes, ma'am. Yung fire pole. Yes, ma'am. Nagpo-pole na. Ay, hindi mo, ma'am. Yung fire pole, di ba po? Yung sikat yun. Ginagamit pa ba rin? So far, ma'am, ngayon, ma'am, hindi na po siya ina-advise na gamitin kasi marami na pong mga kapwa natin bombero ang nadisgrasya ng pagbaba nila doon. Sa spine? Yes, ma'am. Kasi bumabagsak, yes. Oo. Na-try mo yun? Yes, ma'am. Na-try talaga yun. Kailan mo siya na-stop? Nung pag sinabi na nang nag-a-advise. Kasi safety kasi. So may nangyari siguro. Yes, marami na po. Maraming na nangyari. Naku po, mag-iingat pa tayo. Kaya lagi natin sinasabi, safety for safety, safety. What's the replacement for the fire pole ngayon? Stairs? Mabilis na lang. Yes, ma'am. Hindi na lang yung pabagal-bagal. Sa bagay, yes, no? Mahirap naman talaga yung ano. Grabe yung trabaho nyo. Yes, ma'am. Paano pa tayo makakasave kung tayo mismo ang natamaan na? That's true. Yes. And talking about safety, ito, turuan mo kami ang mga functions ng truck nyo, kung paano i-prepare, and also kung anong outfit na gagamitin. Wow, outfit talaga. Yes, ma'am. No? Outfit of the day, la kwatsera. Hindi, meron kasi talaga tayong prepared na safety PPE, outfit. PPE, ma'am, tawag doon. Correct. Can we get that? And yes, then turuan mo rin ako mamaya lahat dito sa truck mo. Let's go, mga kada. Mag-i-enjoy tayo nito. Ito na. Hindi biro ang maging fire and rescue volunteer, mga kada. Dahil ang PPE or personal protective equipment pa lang na kailangan nilang iswot, bongga na! And super bigat. Okay, ito po yung pinatawag namin basic PPE ng firefighter. So PPE is personal protective equipment. Una, kailangan mo ng helmet para sa ulo, then goggles para sa mata, then kailangan po rin ng flashlight. Kasi sabi ko nga po, pag nasa sunog is madilim. Pag napatay na natin, mausok. Then fire hose. Ito po yung fire hose, ito po yung para hindi ka maipasukan ng mga alipato o baga sa leeg mo. Then, ito po yung alarm pass para pag hindi po kayo na ano, pag hindi po kayo gagalaw, nag-aalarma po ito. So it means, pag nag-alarm na yan, ibig sabihin, may firefighters down na tayo. Radio, pinaka-importante. Communication natin sa labas kung ano nangyayari sa loob. Then, gloves para sa kamay. Then, upper natin, then lower pants, then boots. Kailangan natin ng boots kasi pag once na nag-aano sa boots is para hindi tayo mapako. Kailangan style to. Okay? So, yun po yung pinaka-basic na PPE ng firefighter. So, halimbawa, yung mga liar, kailangan nila ito eh. Yes. Diba? Liar, liar, pants on fire. So, kung meron ka nito, safe ka naman. Pero bawal po magsinungaling, ha? Hindi pwede. Okay, then, here we go. Ito po yung upper. Tapos may ano ka po ng radio para communication nyo po. Then ito po yung pass. So pag na-trap po kayo, pwede nyo po itong malalaman na po ito ng ano. Para ano sa safety ito? Naman yun. Yes, ma'am. Bukod so, ito, sa radio. Yes, parang ano, parang yung mga bell ng di ba, yes, usually when we have seniors sa bahay, ganyan. Yeah. Tama ba? Yes, ganyan? Ma'am. Ganyan. Tapos, kailangan niya pong zipper, tapos, ano siya? Ano ko lang siya ng konti para sakto. That's good. Nagtali ka na ng buhok. Kasi bawal talaga yan nakalabas. Eh. Kasi baka yun. Baka umaya mas more fire yes. pa dahil sa mahabang buhok. Yes, ma'am. Tapos, okay. Close. Then, this is the helmet. So, my flashlight. So, ito po yung helmet. Ang galing. Parang this reminds me of the time na iba naman, baliktad naman yung ginagawa ko, which is diving. Nasa yes. tubig naman ako. Scuba diving. Pero ang dami ding mga equipments, ang dami ding kailangan alalahin. Alam mo yun, you need to know how to use each equipment. Okay na po yung skip mo. Yeah. So, paano itong natin? Ito po. Dito. And, higpitan niyo po dito. Dahil niyo po. So, yan po yung... Okay na po? Yeah. Tapos, yan, Sir Jay. Okay. Sabihan mo sa aming lahat dito sa kada umaga, ano ba ang ibig sabihin ng mga ito? Like, itong flashlight? Flashlight kasi pag may sunog po,
di naman maliwanag, di ba, sa loob. Correct. Pag napatay mo na yung apoy, madilim na, so kailangan mong plastay. Goggles, eye protection. Mm-hmm. Helmet, para syempre sa ulo. Oh. Tapos ito, hindi naman sinasabi natin na fireproof siya. Mm. Fire retardant lang. Hindi ka guys sa normal na t-shirt, madaling masunog. Ito, mm-hmm. More resistant yes. lang ng konti. Tapos, syempre, fire boots with stealth to, kasi kailangan mo, kasi hindi mo alam kung may bako doon sa loob o may mga basag na mga, mm-hmm, na mga glass. So, baka mga ano. So, yan po. Tapos ito, For emergency, yung itipin natin para ma-alarm yung mga kapwa natin bombero na hindi ka na makagalaw, naipit po, na-trap ka. Then, radio. Communication mo sa labas. Are you sure, sir? Very madaldal ako. Baka mamaya, kwentuhan lang yung gagawin ko dito. Hindi po. Yun po yung tinatawag natin, courtesy sa radio. Pag may nagsasalita, lalo na pag-operation, huwag ka pong magsalita. Hindi, siyempre, pag nandun ako, behave ako, promise. Yes, pero ito ang tanong ko. Yung ilang ba yung fireman na kailangan nyo sa isang truck kapag meron kayong isang call? Yes, ma'am. Sa isang call namin, depende rin kasi. Yes, no? Ma'am. Pero usually sa amin, lima. So may tinatawag kaming TPO, driver, pump operator. Siya yung nag-operate sa lahat ng ano. Mamaya makikita mo kung paano mag-operate ng pump ng truck. Then second is yung tinatawag naming lineman. Siya yung taga-check ng line natin. Baka mabutas na or hindi masyadong magka-connect. May mga leak ng... Then may bumubomba o yung tinatawag. So bawat fireman, doon sa lima na sinasabi mo, may tasking po may yun. Tasking yes, sila ma'am. Na iba-iba. Yes po. Anong magiging task ko, Sir Jay? Gusto mo, ikaw ang lumaban. Sa apoy. Baka ako yung apoy. Wow! Feeling apoy. Eto na. Gusto ko na rin makita ang truck nyo at kung anong meron dyan. And yes, pwede ma'am. Ba nating ano, yes, ma'am. Tour? Truck tour. Tara? Yes, ma'am. Hindi lang pala pag-responde kapag may sunog ang ginagawa ng mga bumbero. Basta may kailangan i-rescue, ready silang tumulong. Marami po tayong klase ng fire apparatus. So, ito po, yung example natin is rescue truck. So, ito po yung rescue truck. Nandito po yung lahat ng gamit natin para sa extrication, sa high angle, sa collapse structure. Extrication po, alam mo, pag naipit yung tao sa mga sasakyan. So, meron po tayo dyan mga spreader cutter, may circular saw, tapos pang may puno. So, nandyan po yan lahat ang gamit natin. So, ngayon naman, yung kulay dilaw na yan, yung tinatawag nating fire engine. Ang purpose niyan is to, siya yung pinakamaganda talagang makabungad sa sunog kasi malakas ang bomba. Tapos pag marami naman tubig ang kailangan mo, yung tinatawag nating tanker. So yung fire tanker. The next po, yung pag may i-rescue tayo sa task, kailangan natin ng ladder. So ito po yung fire ladder natin. So yan po yung mga gamit natin na nandito. Siyempre, kinuha ko rin ng opportunity na makakwentuhan ang ating mga fire and rescue volunteers kung bakit nila itong ginagawa. So guys, kwento naman sa amin dito sa Kadumaga. Ano ba yung pinaka-memorable na experience na meron kayo na kung bakit niyo itong ginagawa? Pinaka-memorable namin is yung, kung naalala niyo po yung sa Pampanga, yung nag-collapse yung... Kailan po yung nangyari? Do you remember pa? Nakalimutan. Yung sa nag-collapse yung isang shop, ano yun, parang grocery. Uh-huh. So, yun yung pinaka-memorable sa akin kasi ginapang ko yung tao na naipit doon, tapos binigyan ko ng tubig. Kasi hindi siya makukuha kasi nadaganan siya. Yun naman yung nangyari na pagkatapos. And then you saved that person as well? Hindi lang naman kami, pero marami. Nakuha kayo. Namin for almost 10 hours. Wow. Nang hukay, kasama ng ibang volunteer group. Saka grabe, punta po. Yes. Pinuntahan niyo pa yung Pampanga? Kasi pag kailangan kasi ng tulong, pumupunta talaga po. Then recently naman, yung collapse structure naman dito sa estero, yung sa may Pinondo, yung may bata na natumbahan. Uh-huh. So, sa awa ng Diyos yung bata, yung lang nakasunod. Kasi sobrang hirap, kasi creek kasi. Uh-huh. So, yun yung usually na mga memorable namin. What about, ano, gusto ko tanungin kayo na bakit niyo ito ginagawa? Yung parang halimbawa, pag umuwi na kayo sa bahay, ano ba yung feeling? Gusto ko malaman kasi parang I'm sure it's good. Alam mo yung ano, ma'am, yung hindi mo ma-explain na magaan na... Yung tinatawag lang self-fulfillment. Parang ikaw na... self-fulfillment. Totoo yun. Yung pag nakatulong ka na, bakit parang ganun? Parang napangiti ka lang na simple. Pero hindi mo alam, hindi mo ma-experience kung ano. Tapos may siguro may halo din yun ng parang adrenaline, no? Kasi nga... Yes, ma'am. Yeah, which is, yun yung tinitrain natin dito na huwag ka magpadala sa adrenaline. Kasi pagkatapos kasi na-try na.
pagod na pagod. Yeah. Kaya dapat relax lang. Hindi nga malali, stop mo. So, kaya nga sabi ko sa kanila, yung laging nagre-reklamo tungkol sa mga volunteer, sa mga bombero, sa mga rescue, try nyo pumasok. Volunteer yes, kayo. Yes, dapat try mo. Oo, kasi para malaman mo kung ano, ah, ganito pala ang ginagawa. Kung anong pinagdadaanan po nila at kung ano din yung fulfillment na nakukuha niyo po. And saludo po ako sa inyo ha, kasi hindi ito joke, hindi ito madaling gawin. Yes po. And you're risking your life to save Always. Other people. Always. Thank you for what you do. At yes. Sana dumami po kayo. Sana tayo. Po. Wow! Join ako sa inyo! Yes, ma'am. May mga babae. Kasi dito yes, sa kada umaga, tatlo kaming babae. Maraming mga babae. Nang kaso lang. Ay! May sunog. Dami kong kwento. Tuloy ayun. May sunog. May experience ko yan for the first yes, time. Yes, may sunog, ma'am. Tara! Tara. Ala, iwan ko na lang cellphone ko dito, mga kada. Naku! Oh, kamay nasusunog. Kailangan responda namin, mga kada. Ito yung tinatawag kasi nating male, female. Bakit uh-huh. male? Basta tandaan mo lang may dulo. Uh-huh, male. Male, female. Female. Then, para sa audio yes. system, ganun din. Akala kasi ng iba, kasi ito yung nagbibigay sa GPM, gallon per minute. Kaya akala nila walang tubig yung fire truck. Oh. Pero kung ang fire truck is ano lang, hanggang, di ba, 400 gallon, maglalagay ka ng 110 gallon per minute. So ilang minuto lang yun. Wow, so, mabilis. Kumos ka agad. Oh. So akala nila walang laman ang ano. Kasi sobrang, sabi yes. niya mga kada, sabi ni Sir Jay, parang tumbaril sa yes. sobrang lakas. Yes, and bawal po ito itutok sa ano? Bawal itutok sa po tao. Sa tao or sa camera, usually, lahat. Usually, nangyayari sa amin is may nangaagaw pagdating sa fire scene. Oh. Inaagaw nila ito kasi gusto nila unahin yung ano. Ang ginagawa namin, yung bibigay namin sa kanila. Uh-huh. Kasi para ano, sila ang gagawa. Sila na. Tapos uh-huh. sabihin namin sa DPO natin, driver pump operator, ito po yung pump natin. Okay. So, sila yung mag-ooperate na ngayon doon. So, sabi namin, oy, inagaw yung ano natin. Oo. So, doon na sila maglalaro. So, lalakasan nila. Oo. So, pag nilakasan, bibitawan na nila to. I so, ganun see. Yun. Okay. Kaya dapat po, pag hindi nyo alam gamitin to, huwag nyong agawin sa bumbero. Huwag agawin natin yan, yes. ha, guys. Hindi okay. to biruan. Hindi yes. to joke. Okay, so... Mararanasan mo yan mamaya, ma'am. Kaya Bye. Dapat, ikaw din. Dito yung hawak. Yan. Okay, see, so ito yung male, ito yung female. Dito ka po hawak. And then dito po yung... Ah! See? Fired na ako as a fire lady. Dito, ma'am, dito. Yung isang kamay mo, ito. Hawak mo dito. Yan. The fire woman is on fire. Then, yan. Sige. Sir Jay, alika dito. Yes, ma'am. Yan. Masyado, si female po ang iikot. Masyado akong girl for this job. Alam mo, may mga women firefighter yes, naman, ma'am, diba? Marami po. Marami din po. Saludo ako sa inyo, promise. Kasi, syempre, yes. Okay, then, now. Then, punta ka na sa... Hindi punta na po kasi na sa exciting part. Yes, ma'am, kasi tayo dito sa Maynila, crowded. So, hindi correct. Na po yung uso yung binabato kasi marami kang matatamaan. Diga, safety nga eh. Correct. Safety. Try natin, Sir Jay. Sige, ma'am. Na lang at dumating kami on time bago lumaki ang sunog. Dahil kung nagtataon, baka wala kaming ulamin. Wow! Ito na kami to. Ang sunog dyan? Anong status? Ma'am, under control na po ito, ma'am. Ano po yung nangyari? Okay na yung mga tao? Okay na ba yung bahay? Yes, ma'am. Nasusunog lang naman yung ulam natin. Alam ko naman kung anong nangyari sa inyo. Ano ba yan? Buti na lang. At least, di ba, wala tayong problema. Pero maraming pong salamat, ha? Maraming salamat sa effort ninyo. Ay, tara na! Kain na tayo! Let's go na, ma'am. Sana experience ko bilang bombero for a day ay lalo akong bumilib sa mga fire and rescue volunteers natin dahil sa kanilang ginagawa. Mabuhay ko kayong lahat!
Abangan nyo kami lagi sa Kada Umaga! Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment.